Ako na tayo ngayon sa kabanata 19 na pinamagatang ang mga mitsa. So, sino-sino nga ba ang ating mga tauhan dito? Una, si Placido Penitente, ang kanyang ina, si Simon, at ang dalawang taong nakausap ni Simon. Para higit niyong maunawaan, mga anak, halimbawa, ito si Placido. Kung natatandaan nyo, siya yung mag-aaral na walang ganang pumasok sa pag-aaral sapagkat nakikita niya ang katiwalian at ang pangahamak ng mga prayle sa mga katutubo na kahit anong pagpupursige o pamimilit ng kanyang ina, siya ay walang ganang mag-aral. Ngayon, hahatiin natin sa apat na usapin ito. Una ay ang damdaming nangingibabaw kay Placido matapos ang mga pangyayari. Ikalawa, ay ang usapan nila ng mag-ina. Ikatlo, ang pagkikita nila ni Simon. At ang ikaapat, ano nga ba ang pinakadesisyon ng binata ukol sa kanyang pag-aaral? Simulan natin ngayon sa ano nga ba ang damdaming kanyang naramdaman matapos na sagutin niya ang kura sa harapan. Alam mo mga anak, mapapansin sa katauhan ng binata na mabigat ang kanyang kalooban. Ibig sabihin, masamang masama. Bakit? Alam niya kasi na hindi na siya makakabalik pa sa pamantasang kanyang pinapasukan sapagkat sinagot niya ang kura o ang kanyang propesor. Dahil dito, habang siya'y naglalakad, mapapansin na hindi mapipigilan ang pagluha ng kanyang mga mata. Samantalang, ang kanyang konsensya naman ay tila ba may sinasabi. At alam nyo ba yung sinasabi dito? Na kailangan ipagtanggol daw niya ang kanyang sarili at huwag hayaang tapak-tapakan ng mga dayuhan ang mga katutubo. At isa siya sa katutubo na inapak-apakan. Kaya naman, ang ginawa, kailangan niyang maging matapang. Ang ginawa niya ngayon pagdating sa Puente del España, mapapansin natin na lulan dito sa kalesa si Padre Sibayla, mga anak. Halimbawa, nandito si Padre Sibayla at si Don Custodio. Ang ginawa niya, pinara niya, ngunit nakita ng dalawang ito na tila naghahamon ng away o makikipagpatayan ang binata, kaya iniwasan siya nito. Pagdating naman sa tindahan ni Quiroga, naglalakad-lakad kasi siya, napansin naman niya na may dalawang paring Agustino. Pagdating doon, gusto niyang sapakin ang mga paring ito pero dumating ang iba pang kasama kaya hindi na natuloy pa ang kanyang binabalak. Kaya ang ginawa niya mga anak ay uminom na lang ng alak dahil sa kanyang mga problema. Inisip niya na susulat siya o gagawa siya ng liham para sa kanyang ina na hindi na niya may pagpapatuloy pa ang kanyang pag-aaral. Hanggang sa siya ay umuwi sa dormitoryo kung saan ang mga mag-aaral ay doon tumutuloy. Pagdating ni Placido sa tinutuluyang dormitoryo, nagulat na lamang siya sapagkat ang kanyang ina ay naroon na pala. Kaya wala siyang nagawa kundi sabihin ang katotohanan kung ano talaga ang nangyari. Alam mo ba ang sinabi ng kanyang ina? Ang sabi nito, talagang ganyan ang buhay, iho. Ang pakikipagsapalaran, katambal ay ang hirap. Kailangan mong magtiis. Dagdag pa ng ina, naghirap, nagtiis daw siya sa lahat ng hirap para lamang matupad ang pangarap ng kanyang ama at ganoon din naman sa sariling anak dahil nais ng ina na si Placido ay magiging abogado. Lagi ring pinagdasal ng kanyang ina na ang kanyang anak ay naway maligtas sa kapahamakan at makapagtapos ng pag-aaral. Lahat ng pagsasakripisyo ay tinitiis ng ina para lamang makaipon ng pera at maipadala sa kanyang anak. Ang sabi pa ng ina sa kay Placido ay, "Anak, hindi ako nagkulang sa pagpapaalala sa iyo. Sinabi kong magtiis ka at makisama. Pinayuhan kitang magmano sa mga kura at laging tatango sa anumang sasabihin nila, sapagkat anak, sila ay makapangyarihan. Itanim mo sa ulo mo ang payo ko sa iyo. Sila ang magpapasya kung magiging doktor ka o magiging abogado." Sa kabila ng magandang payo ng ina sa anak, si Placido ay naninindigan na siya ay hindi na mag-aaral. Dahil nga sa problemang kinakaharap, siya ay nakiusap sa ina na lumabas muna sandali upang makalanghap ng sariwang hangin. Pagkatapos makalabas ni Placido, agad na bumalik din naman ito sa dormitoryo. Ngunit, muli na naman siyang tinanong at kinulit ng kanyang ina. Ang sabi pa nito,
Tiyak na mawawala ang problema mo, anak. Pupuntahan ko ang pinakapuno ng mga paring Agustino upang lakaring tanggapin ka muli ng mga paring Dominico. Ngunit ang sabi ni Placido, tatalo na lamang ako sa dagat o kaya mamundok, huwag lamang akong babalik sa pamantasan na iyon. Kaya yun ang dahilan kung bakit nagalit ang kanyang nanay sapagkat ayaw na ni Placido na bumalik pa sa pamantasan. Ang sabi ng nanay, dahil ayaw niyang matulad si Placido na magiging pilibustero. Ang nais niya ay magkaroon ng magandang buhay ang kanyang anak pagdating ng araw. Dahil dito, nagpaalam muli si Placido sa kanyang nanay na lumabas. Pumunta si Placido sa dalampasigan at doon lumanghap uli ng sariwang hangin. Habang siya'y nakatingin sa kawalan, nakita niya ang isang barko na kung saan papunta ito sa Hong Kong. Alam niya na ang bansang ito ay bansa ng karangyaan. Bakit kaya? Kasi mga anak, sa bansang ito, dito pinapadala ng mga praile ang bilog na pera para maging pandekorasyon sa kanilang simbahan na maaring pandekorasyon lamang ngunit kayamanan na para sa iba. Yun din ang dahilan kung bakit napag-isip-isip ni Placido na mas maganda siguro kung makakapunta siya sa Hong Kong at makapaghanap ng trabaho. Kaya ang ginawa niya, hinanap niya ang kanyang mga kaibigang Marino upang humingi ng tulong. Pero mga anak, ni isa man sa kanyang mga kaibigan ay wala siyang nakita. Kaya inisip niya na marahil ang kanyang mga kaibigan ay sakay na ng barko papunta sa bansang iyon. Gabi na nang nagdesisyon si Placido na bumalik na sa kanyang dormitoryo. Habang siya'y naglalakad-lakad mga anak, napansin niya ang mang-aalahas na si Simon at ito ay may kausap. Rinig na rinig niya ang binanggit ng dalawa at ito ay ang bansang Hong Kong. Ang ginawa niya, naisip niya na kausapin ang mang-aalahas marahil siya ay magpapatulong. Kaya kinapalan niya ang kanyang mukha upang makausap niya si Simon. Pagtawag na pagtawag ni Placido sa mga alahas, agad na nakilala si Simon kung sino ang tumatawag sa kanya. Kaya agad na tinanong kung ito ba ay may problema. Ngunit ang binata ay bigla na lamang nagyuko na nagpapahiwatig na matindi ang kanyang kinakaharap na problema. Ang ginawa ng mga alahas, isinama si Placido sa kanyang pupuntahan. Sumakay sila ng kalesa. Tandaan niyo mga anak na habang sila'y nakasakay sa kalesa, sila ay kapwa hindi nag-iimikan. Hindi dahil sa ayaw nilang makipag-usap, kundi dinaman nila ang katahimikan na lugar habang sila ay nagdaraan. Nakikita nila na ang ilang mga magkasintahan ay naglalambingan, ang ilang mga mag-aaral ay nagaharutan, at ang ilan naman ay ang mga nakainom na sundalo. Pagdating ng dalawa, sa Calle Iris, nakita ng binata ang isang kalesa na kung saan lula naman nito si Paulita, si Isagani, si Pilaes at si Doña Victorina. Pagkatapos, itong si Simon ay bumaba sa kalyeng ito. Mapapansin natin mga anak na ang kalyeng ito ay makipot. Tinalunton nila ang isang makipot na daan na kung saan nagpapahiwatig na si Simon ay sanay na sanay. Pagdating nila sa kanilang sadya, ito ay halimbawa ang bahay na ito. Biglang kumatok si Simon at agad naman na binuksan ang pinto ng mapagsino kung sino ang kumakatok. Ang nagbukas ng pinto mga anak ay matatas kong mga Stila. Ibig sabihin, sanay na magsalita ng wikang Kastila. Agad na sinabi ni Simon sa kanyang kausap na handa na ba ang lahat? Handa na Ginoo ang lahat ng mga armas na gagamitin, maging ang mga bomba. Sabi pa ng mga alahas na hindi na raw nila kailangan ng tulong ng mga karatig bayan sapagkat handa naman daw tumulong si Kabesang Tales. Naalala niyo si Kabesang Tales mga anak? Siya yung pinagkaita ng karapatan dahil sa kanyang lupang sinasaka na inaangkin ng mga praile. Ibig sabihin mga anak, hawak ngayon ni Simon si Kabesang Tales. Bakit kaya? Sapagkat si Simon ay may binabalak na isang malaking pag-aalsa laban sa pamahalaan. Agad na sinabi ni Simon kay Placido na ang maestro daw na kanilang kinausap ay isang mahusay na guro at modelo. Makinig kayo mga anak ha. Ngunit
Kahit mahusay na guro at modelo, ito ay binastos-bastos ng mga kura. Tinatratong parang hayop dahil kapanalig daw ng maestrong ito, si Crisostomo Ibarra. Naalala niyo siya mga anak? Doon sa Noli Me Tangere. Pagkatapos nun, ipinatapon ang maestro sa malayong lugar dahil sa tulong ni Simon. Sinave niya ang buhay ng maestro. Kaya ngayon, si maestro ay kapanalig na ngayon ni Simon. Katapos sa Calle Iris, agad naman na pumunta si Simon sa Calle Troso. Ito ay kinumusta niya kung handa na ba ang lahat ng kanilang gagamitin at handa na ba ang mga tao. Yung nakatira dito mga anak ay mismong Kastila na iika-ika. Okay, ang pinakahudyat natin ay putok ng kanyon. Pag narinig mo yan, ito ang palatandaan na buksan mo ang piitan at ang lahat ng mga nakabilanggo dito ay ating pakakawalan. Pagkatapos nun, agad na isinalaysay ni Simon kay Placido kung bakit napapanig niya ang iika-ikang Kastilang ito. Tandaan nyo mga anak ha, ito ay dugong Kastila mismo. Pero ngayon ay kapanalig na ni Simon. Bakit kaya? Sapagkat dumanas siya ng kahirapan mula sa mga praile. Siya pala ay dating matipuno ang katawan. May nagkagusto sa kanyang mayamang paraluman. Dahil dito, kinainggitan siya. Anong ginawa? Pinakulong siya at dinusta-dusta sa piitan. Nagkarayuma, nagkasakit ng malaria. Sa madaling salita, tinubos din ni Simon ang Kastilang ito. Ang sabi pa ni Simon sa binata na sa tunay na buhay, maaaring ibenta ka ng kaibigan mo kung kaiinggitan ka. Lalo na kung ikaw ay nagtatagumpay. Hanggang sa umalis na ang dalawa at tumuloy sa inuupahang bahay ni Simon. Ito ay napakaganda ng kanyang tirahan. Saglit na inaya ni Simon ang binata sila ay magsalabat muna. Pagkatapos, inusisa ngayon ni Placido tungkol sa kanyang natuklasang lihim sa kay Simon. Tapos nun, agad na bumalik sa dormitoryo ang binata. Habang nag-iisa naman si Simon sa kanyang dormitoryo, siya ay panandali ang nag-isip at nasabi niya sa kanyang sarili na ilang araw na lang at mangyayari na ang dapat na mangyari. Nasabi rin niya sa kanyang sarili na ang kanyang pagtatangka ngayon ay ikalawang beses na sapagkat nung una ay nadismaya sapagkat kagagawan rin ng mga katutubo. Sa madaling salita, sinisigurado ng mga aalahas sa ikalawang pagkakataon ay ito ay mangyayari na. Sabi pa niya, kailangang maganap ang lahat ng kabuktutan upang magising ko ang mga damdamin ng sambayanan. Gusto na sanang matulog ni Simon, ngunit marami pa siyang iniisip na nagpapakaba sa kanyang damdamin hanggang sa mag-umaga na nang makatulog si Simon. Samantalang, sa kabilang dako naman, pagising na pagising ni Placido, mapapansin sa mukha ng binata na siya ay masaya. Tulad ng inaasahan, sinermonan na naman siya ng kanyang ina at sinabi na pupunta daw siya sa mga pari upang ipakiusap. Ngunit ang sabi ng binata, siya na lamang daw ang pupunta. Ang sabi ng nanay, bakit naman? Sapagkat pag nalaman ng mga praile na siya ay nasa dormitoryo, baka ito ay hinga na naman ng lagay. At ipinakiusap niya sa kanyang nanay na siya na ang bahala sa lahat ng problema. Ayan, at yan lamang ang ating mga pangyayari sa kabanatang ito. Thank you for watching!